sa mga actually, nung wala pa po ang rehab center dun sa Fort Magsaysay, nagtayo kami ng rehab center sa Gaban. Doon namin hinadala yung mga drug pusers, drug addicts. Doon po sa rehab center namin, may TESDA. Nakatutuwa na yung mga drug addicts, drug users na yan, na walang alam sa buhay. After 2 months na stay doon, sanay mag-mekaniko, sanay gumawa ng kuryente, sanay gumawa ng mga makina ng sasakyan, nakikita po niyo, may pagbabago sa buhay nila. At ang hinahamon ko naman sa kanila, gusto nilang mag-abroad, gusto nilang maghanap buhay, sabihin na sa akin, tutulungan mo sila kung gagastos. Galing naman. Pwede, pagpapahinto ng droga sa isang bayan, madali lang. Ang mahirap doon, i-maintain mo na walang drugs. Kaya talaga ang trabaho mo dito, dire-diretso, tuloy-tuloy. Ganun. Ayan. So ito ay tuloy-tuloy. Talagang nakatutok po kayo. Ayan. Yes, pwede yun. Drug free ang Gapan City, Nueva Ecija. Tanahan lang naman siya kayo no, bilang second term. Sa kanyang pangalawang term. Ako walang kalaban eh. Totoo ba yun na buong konsehal mo walang kalaban ha? Buong islate walang lumaban sa inyong grupo? Kuya Deo, sa akin po, walang lumaban, pero may naging kalaban yung vice mayor ko at yung sapong municipal ko, pero lahat naman po kami nanalo, 12-0. Ayun, congratulations, mayor. Salamat. Good luck pa rin sa mga programa mo sa Gapan. Mayor M.M., ayan, ang galing. So, anong mensahe mo sa ating mga kababayan sa Gapan, Nueva Ecija? Doon po sa mga kababayan ko sa lungsod ng Gapan.